So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa makababayan nating OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas, babang palang araw sa ating lahat. Okay, so makababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang mali informations na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga pro-China ng mga vloggers, makababayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi paghayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBM at sa Marcos May Session, sa katakala, makababayan, ang kalang mga paninira ay magigitotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube. Pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa tagabibahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat, makababayan, and happy Sunday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start, makababayan, well, syempre, as usual, i-check mo rin natin kung sino pang nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At sila pang tinatawag natin ng mga keyboard wars, makababayan. At nandito sa listahan, anong una po? Si Ma'am Shane Sibal, mersyang 81 lahat ng mga comments. Nandiyan rin po si Inge Mentisa, mersyang 34 ng mga comments. Maria Milaciplon, mersyang 31 ng mga comments. You Sir, 29 ng mga comments. And Lori Mamawag, meron siyang 24 lahat ng mga comments. Again, sa kasama po sa ating mga keyboard warriors o yung mga nakapasok po sa ating top 5 commenters. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ng ating po mga silent viewer dito sa ating channel. And also, thank you so much dun po sa ating mga viewers na lagi pong nagla-like at saka lagi rin pong nagsishare ng ating mga video. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge rin po natin ang ating po mga channel members. Nandyan sila si Eva Ponsalan, Pusong Inami, Edmond Casaliejo, Barbara Butler, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fizz Calante, Rasita Ruel, and Bia Bibar. Pasalamatan rin po natin ang nabigay sa atin ng super thanks or pang kalamansi ni Sir Ivan. Thank you so much kay Aida Sin Swat, nabigay sa atin ng $10. Thank you so much. And also, thank you so much kay Ma'am Evelyn Worley, nabigay sa atin ng $2. Thank you so much. And also, makabayan ko, well, greet po natin ng happy birthday si Ma'am Elizabeth Somalde na nandyan sa Balot, Tondo, Manila. Happy birthday. At syempre, nandyan rin po kasama natin yung araw ang ating po mga early birds. Hi to Rudy Alungalay. Nandyan rin po si Rose Guevara. Hi to Tinkerbell, Wilma Malabanan, Price Gasul, Noel Narcida, Liani Red, Mayeth Cebuhano, John Kuan, Angelita Cayanong, Maria Sara. Nandyan rin po si Marques Hernandez, Leonardo Manansala, Luigi Das Staff. Hi to Antonio Payos and Gemma Ramirez. Okay, so kumusta ang lahat, makabayan? How are you today? How is your morning? Well, of course, I'm hoping po na okay ang ating pagising ng umaga at meron tayong very energetic po na aura. Well, since today is Sunday and Sunday po is for family day, makababayan, pang banding ho yan sa ating pamilya. So, most of you probably gusto po doon mag-beach doon po sa mga lugar po na makapag-unwind tayo, makapag-relax. Pero siyempre, makababayan, kunting paalala lang po, kasi nga ang PAGASA naglabas sila ng forecast na kung saan mainit ngayon, makababayan. Yes, mataas po ang ating heat index. So, ang point ko dito, makababayan, kung bakit ko ito niremind sa inyo, kasi nga before pa nag-vlog si Sir Ivan, may nakita kasi ako doon po sa balita na kung saan 8 years old, makababayan, na batang lalaki na saan nakaroon dito na ng stroke. Yes, tingnan nyo po, 8 years old pa lang po naka-stroke, makababayan. Pero kaya nga, na-remind ko to sa inyo, kasi nga kung meron pong bata na lalaki na 8 years old na stroke, makababayan, how much more po yung mga medyo may edad na po. Kaya na-remind ko kayo na kung if ever pupunta kayo doon sa mga beach, sa ibang mga lugar na medyo mainit, makababayan, so take care po tayo, okay? So careful po tayo. So anyways, ang ating pong pag-usapan yung araw, makababayan, kasi nga
Ang dami naman pong umatake dito po kay PBM. Ipinapahiya naman po ng mga kabayan. Lalong-lalo na. Nasabi po doon ng isang vlogger, sinupalpal daw tayo, tayo pong mga pro-admin ng mga vlogger, mga maka-Marcos, yung mga kababayan natin po na mga naniniwala dito kay PBM, at saka sumusuporta po kay PBM, sinupalpal daw tayo ni PBM kababayan. Bakit Sir Ivan? Kasi nga si PBM, sumagot po siya doon sa issue na kung saan, di ba kinull out natin lagi ito pong si Pipi Sara makababayan, na sana po magsalita tungkol dito po sa mga pangharas ng taga-China sa ating mga kababayan. Di ba halos araw-araw natin siya kinu-call out dito. But not just mga Marcos, not just mga pro-admin po ng mga vlogger, pati po yung mga pink clown mga kababayan. Nanawagan rin po sila dito kay Pipi Sara na sana po magsalita. Pero si PBM, meron po siyang inilabas po na statement mga kababayan. Ang sabi po ni PBM, sabi niya hindi daw kabilang sa kabinete si itong si Pipi Sara tungkol po dito sa issue po ng West Philippine Sea mga kababayan. So mukhang ditong dinipensahan po ni PBM ito pong si Pipi Sara mga kababayan. Kaya nga sabi po ng mga DBS ng mga vlogger, sinupalpal daw tayo, sinupalpal daw si Sir Abel mga kababayan, or napahiya daw. Napahiya ba talaga? So mamaya pag-usapan natin yan. And also, kasi meron kong nakuha po na information mga kababayan na hindi lang po itong si Jason Sa na meron pong 1 million per month po na sweldo para po manira po kay PBM at para po manira po sa ating gobyerno, meron pong isa mga kababayan. Pero mas grabe yon. Kung si Pipi Sara ay meron pong sinuldohan noon po ng mga pro-admin ng mga vlogger para po atakihin po si PBM, para po sisiraan si PBM, 50,000 makabayan. Pero yung isang vlogger na yon, grabe makabayan. Yes, grabe po ang kanyang sweldo galing po dito sa mga Duterte. Ayon po yan sa isang vlogger po makabayan. So mamaya ipapakita natin yan. And also, ito pong si Badong. Kasi nga meron, 'di ba sinabi ko kahapon na meron po tayong viewer na sabi niya na dapat daw manood ako lagi doon po kay Badong makabayan para daw edukado or ma-educate daw tayo at meron pong alam daw si Sir Ivan. Ininganyo niya ako, in-encourage niya ako na manood daw doon kay Badong para daw may alam daw si Sir Ivan makabayan. Mamaya, sasagutin natin po ang kanyang message kasi nga halos evil vlog makabayan, the same po ang kanyang comment dito sa atin. In-engano niya si Sir Ivan po na manood po doon kay Badong makabayan. May babakita ko sa kanya mamaya po na vlog po ni Badong na ito po ay sinungaling makabayan. And also, pag-usapan rin po natin kasi meron po ditong mga Duterte supporters, mga maka Duterte na bumaliktad na ngayon makabayan. Yes, yan po ay confirm. At mamaya po ipapakita ko sa inyo kung sino yung vlogger na yon, kilalang kilala nyo makabayan na isa siyang DDS na vlogger. At syempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibutanto ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo mag-start mga kababayan, well syempre, kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating po mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hala po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahan rin natin mga kababayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos loyalist. At syempre, nandiyan rin po makababayan nating DDS all over the world. Hari rin makababayan, lalong-lalo na, maraming salamat sa Unity Supporters! And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, sa ating mga solid supporters nun sa Ivan, mga Suki Listing Channel, thank you so much, at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, welcome rin po natin ating pong mga new subscribers, mga bagong pasok Listing Channel, welcome to the family, and thank you po for appreciating our channel. Okay, so syempre, nandiyan rin po kasama natin yung araw ang mga pinklawan at saka yung mga dilawan. And also, sa ating po mga haters, welcome po dito sa ating channel. Everyone's invited mga kababayan at saka everyone po is welcome dito sa ating channel po ni Sir Ivan. So una po sa ating pag-usapan mga kababayan. Kasi nga, di ba si PBM, nandun pa rin po or bukas,
or ngayong araw nga pala, ngayong araw, OA na po si PBM galing po doon sa trilateral meeting makabayan sa Amerika. Yes, ngayong araw po siya darating po sa Pilipinas. So ipapakita ko muna sa inyo yung balita makabayan na kung saan ang lakad po ni PBM doon po sa Amerika ay naging produktibo makabayan. So for more details, let's watch this. Naging produktibo ang biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Amerika para sa kauna-unahang trilateral summit kasama ang Japan at Estados Unidos. Ang mga magagandang balita sa biyahe ng Pangulo, ihahatid sa atin live ni Alan Francisco. Alan. Dominic, nasa likuran ko ang White House, ang tahanan ng leader ng Estados Unidos. Ang White House ang nakasaksi sa mga napagkasunduan ng Japan, Amerika at Pilipinas sa katatapos lang na trilateral summit. I am very confident that the trilateral agreement will be a very big benefit to the Philippines. Ganyan kakumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makikinabang ang mga Pilipino sa bunga ng trilateral summit kung saan nakasama niya sina US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Sa kapihan with media, sinabi ni Pangulong Marcos na maaari nang masaksihan sa mga susunod na taon o ngayong taon ng mga Pilipino ang benepisyo ng mga napagkasunduan. And I think in the years to come, we will begin to see the wisdom of it. We'll start to see even actually not even years within the year we will start to begin to see the wisdom of having that trilateral agreement and why it is a good thing to enter into. Kumpiyansa rin ng Pangulo na makakamit ng bansa ang $100 billion na investment sa loob ng 5 hanggang 10 taon na mula sa Estados Unidos at Japan. Sa katunayan, sabi ng Pangulo, tukoy na nila ang mga area at sector na maaaring paglagakan ng mga negosyante ng kanilang puhunan. It shows that this is not a promise or it is not just an idea. It is something that we intend to do. Because it has been put into the agreement, so I am very confident that this will all materialize and mararamdaman natin sa Pilipinas lahat ito. Nilinaw ng Pangulo na dahil sa summit, nagkakaisa ang posisyon ng USA at Japan na magtulungan sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Gayunman, siyempre, as I said, kasama yung security and defense dyan dahil walang mangyayari sa ekonomiya, walang mangyayari sa mga plano natin kung magkagulo. So, siyempre, nais natin na huwag masyadong magkagulo. Sinabi yan ng Pangulo kasunod ng ilang mga business meeting sa Washington tulad ng Philippines-US Business Forum at US-ASEAN Business Council at iba pa. I bring home the commitment from our 3 countries to sustain the momentum of this increasingly close partnership in the years to come. All for the benefit of our people and for the security of our region. Una na rin nakausap ni Pangulong Marcos ang ilang opisyal ng Google company sa Estados Unidos. We had a very good meeting with His Excellency the President, really around his vision of the digital transformation that is underway in the Philippines. And how Google is playing a role in that and can continue to play a role in that. Every day, there are millions of Filipinos who utilize Google products, whether you're talking about search or YouTube or Android, in ways that are helping their lives. And we talked about the contributions they are making. But we're also talking about some interesting additional steps that Google is taking and will take that we think could continue to help grow the benefits to the people of the Philippines. Dominic, bago nga magbalik dyan sa Maynila, si Pangulong Marcos no, ay nagkaroon muna siya ng ilang pagupulong dito, particular nga yung mga business community rito para mahikayat yung mga negosyante na mamuhunan sa Pilipinas na magpapaunlad sa ating bansa. At iyan nga ay isa sa mga naging layunin ng katatapos lang na
Summit. So technically, Dominic, ang dating dyan ni Pangulong Marcos sa Pilipinas ay sa April 14. Ayan, so palapakan naman natin si PBB Makahabayan. Good jump talaga ang ating Pangulo, no? Napakagaling Makahabayan. So sabi niya na within this year, maramdaman na po natin ang benepisyo na kanyang lakad dun po sa Amerika Makahabayan sa trilateral meeting. So within this year po. Honestly, talaga excited na po si Sir Ivan, di ba? I am very sure kasi meron silang projection to Makahabayan na makuha daw na ano na investment ni BBM galing po doon sa trilateral meeting po sa Amerika kasi nga 'di ba nakausap niya yung kumpanya po ng Google Makahabayan. Ang sabi po na ano, ang sabi po ng analyst or dong isang financial advisor, mga 800 billion US dollar ang makuha po ni BBM Makahabayan or ang kanyang mabaon. So talagang excited po si Sir Ivan. So dito po sa ating mga ano, dito po sa ating mga haters, sana tutulong na sila dito na ano, na encourage po or saka encourage natin ang mga investors na mag-invest po sa Pilipinas. Hindi yung sinisiraan natin ang mismo ang Pilipinas, Makahabayan. Kasi nga kanina may nakita kasi ako na balita po ng SMNI na kung saan meron siyang kinausap po na isang economic strategist, Makahabayan. Economic strategist. Sabi doon kasi ni Admar. Ito pong si MJ, Makahabayan. Si MJ po ang nagtanong doon. Sabi niya na sabi daw ng gobyerno natin na investment hub daw ngayon ang Pilipinas kasi na top destination po for investment daw ang Pilipinas, Makahabayan. Pero doon kasi iniba nila. Sabi nila, bakit daw papasok daw yung mga investors sa Pilipinas? Iyong ano daw, ang presidente daw natin ay bangag, Makahabayan. Tingnan nyo, sinisiraan nila. Kung sinisiraan nito ano, ang ating Pangulo, si PBM, para rin po nilang sinisiraan po ang bansang Pilipinas, Makahabayan. Ganun kasi yan. Kasi connected ho yan, Makahabayan. Kapag sisiraan mo si PBM, sinisiraan nyo rin po ang bansang Pilipinas. So, dito po sa mga, ano, sa mga ganyan po ng mga mainstream media, itong SMNI, sana tutulong na sila. Kasi nga, ito pong pagsisika po ng ating Pangulong, si PBM, para po yan sa ating lahat, Makahabayan. Kapag successful po ang ating Pangulo, tagumpay rin po yan ng bansang Pilipinas. So dapat yan maintindihan po ng mga haters, Makahabayan, or ng mga anti-Marcos. So dahil po napag-usapan na po natin si PBM, i-straight na po natin, Makahabayan. I-diso natin po kasi nga doon sa Kapihan with Media, kasama po si PBM, sinagot kasi niya yung pong tanong ng mga reporters tungkol doon sa agreement po ni Digong doon po sa taga-China, Makahabayan. Kasi nga 'di ba napalabas na po ng statement po si Mao Ning. Si Mao Ning po yung taga-China, Makahabayan. Kinimporma po ng taga-China na mayroon talagang nangyari po na gentleman's agreement between ng China at saka ni Digong, Makahabayan. So ito po ang sagot po ni PBM. So now, with the confirmation of the Chinese embassy, we now know that there was a secret agreement. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng tinawag niyang secret agreement ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China hinggil sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sa interview ng media kay Pangulong Marcos dito sa Washington, D.C., sinabi niyang may mga tanong siya hinggil sa umano'y gentleman's agreement. Una, ay kung mayroon ba talagang kasunduan? Ano ang nilalaman nito? At bakit sikreto? Ano ba ang pinangako ng Duterte administration sa China? Dahil hindi pa natin alam eh. O ngayon pa lang natin talaga, ngayon lang tayo nakakatiyak na meron pala talagang agreement. Tawag nila sa gentleman's agreement. Tawag ko dyan secret agreement. Nagtataka ang Pangulo kung bakit ang gaya ni former President Duterte na isang abogado ay nagdesisyong huwag idokumento, i-record o i-anunsyo ang kasunduan. Hindi namin alam. Walang dokumento. Hindi ko nga maintindihan. Very experienced lawyer si President Duterte. Ang abogado, lahat gusto nila, nakasulat lahat yan eh. Bakit walang nakasulat na kahit isang papel? Bakit walang video? Bakit walang announcement? Nothing. Gayunman, handang makipag-usap si President Marcos kay Duterte upang talakayin ito. Send it to me. And then we'll sit down. Send those documents to me. And then we'll sit down and discuss it. I'll do my homework first. That's the way I work. I read all the material first so that when I'm actually in the meeting conference, I can ask intelligent questions. So
Send me the material personally to me. Hindi, huwag na sa DOJ, sa DFA, huwag na, sa akin. Padala niya sa akin. Marami kaming common na kaibigan. Send them to me. Pag-aralan ko, then pag-usap kami kung gusto niya. Hindi rin sang-ayon ng punong ehekutibo sa ideya ng pagpasok sa isang sekretong kasunduan sa China na maaring maglagay sa alanganin sa bansa. It should be known by all the local officials. It should be known by everyone. Because if that way, you're accountable. If it's a bad decision, you're accountable. Sabi, mali yung ginawa ninyo. Hindi ba? Ano yung tinatago mo? Bakit hindi nyo ba't di nyo sinabi? What are you hiding? Why was it secret? At sa suhestyon umano na dapat magtanong si Pangulong Marcos sa kanyang gabinete, partikular kay National Secretary Advisor Eduardo Anyo na dating DILG Secretary sa Duterte Administration, sagot ng Pangulo. Yep. As the NSC. We've talked about it. And hindi siya kasama sa usapan eh. He was part of the cabinet, but he wasn't part of the discussion. So he said that he had some vague knowledge that that we were talking to China. Hindi na rin pinatulan ng Pangulo ang attacking personal sa kanya ni former President Duterte. Yeah, I saw that. You know, to be a crybaby, you have to cry. Did you see me cry? I don't pay any attention to that. I really don't. That means absolutely nothing to me. And you know, again, the former president is a highly experienced lawyer. He should know that ad hominem attacks like that are really have no place in this kind of very important and very precarious discussions. Di tama talaga kang sinabi kahapon, mga kababayan. Di ba sabi ko na si Digong parang naging bata? Sakto pong sinabi po ni BBM, naging crybaby. Ito pong si Digong, mga kababayan. Crybaby pala. Digong, crybaby ka daw. Tama talaga kasi nga kapag si Digong, mga kababayan, no? Ito kasi mga DDS, hindi lang po si Digong, kapag feeling nila na makorner sila, mga kababayan, makorner sila, saka maging dihado sila, lagi sila itong nagmumura, katulad po ng kanilang puon, magmura kaagad, at saka i-brought up nila yung mga issue noon na mga palinira nila kay PBB, mga kababayan. Di ba napansin ba natin yan? Babalik sila, magre-replay doon po sa issue po na mga tungkol doon sa diploma po ni BBM, tungkol dito sa Polboronek daw, tungkol dito laging bangag, kasi nga parang naging silang replay lagi. Kasi wala sila itong pambato kay PBM, maubusan sila ng bala, mga kababayan. Nakatawa talaga eh. So naging crybaby itong si Digong. So ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung rason na isang maka Duterte kung bakit siya bumalik tal, mga kababayan, iniwan niya itong si Duterte at saka sumuporta na siya ngayon sa kay PBM, mga kababayan. So for more details, let's watch this. Tahimik lang ako. Ngayon na lang po ako nagkikaya ng ganito kasi nakita ko hindi na maganda yun. Nakita ko na iiwalay niya na yung Mindanao. Ang kanyang mga tao ay sumisigaw na ng PBM resign. Pumunta na sila doon sa rally, magkasama pa sila ng anak niya si Sara. Hindi ko na gusto po yung kasi bayan na po ang nasasakripisyo. Yan po yung strong reason kung bakit ako po yung nag-withdraw ng support. At ako po nagdeklara ngayon ng aking solid support kay BBM na siyang pangulo ngayon. Hindi ko naman pinuto si BBM nung nakarang eleksyon. Hindi nga ako supporter ni BBM eh. But I salute to the guy, no, yung ating presidente ngayon, na kahit anong sakit, anong sama ng mga bintang, pangungusap na binabato sa kanya, hindi niya ito sinasagot ng masasakit. Oh, na salita, madalang po ang tao na katulad niyan. Kung pinagbibintangan niyo siyang adik, hindi ganyan po ang behavior ng isang taong adik. Na pansalitaan mo na masama, hindi nagre-react ng masama. O ang adik, yung wala ka namang ginagawa, nagagalit sa'yo. Yung adik po na behavior, yung bang dismissan lang, di ba, galit na kaagad. Kung ano na ang ginagawa. Ika nga, sa makatuwid, di ba, o sa simpleng salita, o bayulinti. O yun po yung adik. O, nakuha nyo na. Yan po yung behavior ng mga taong adik, may pagkabayulinti. Sana naintindihan nyo. Ang rason bakit ako nag-BBM, kasi nakita ko ang kabutihang puso. Di ba, maayos naman kung patakbo ng lubyan. Kasi ang ating Pangulo po si PBM, edukado, makahabayan, alam na alam niya. Kasi yung tao po na nagmumura, yung tao po nagmumura, magbabackfire yan sa kanya, makahabayan. Totoo naman talaga, kapag ikaw po yung mumura, magre-reflect ko yan sa iyong pagkatao. Kaya yan po ang ginagawa po ni PBM, makahabayan, hinahayaan niya yung mga nagmumura sa kanya, yung mga nag-aliposta sa kanya, kasi alam po ni PBM, magre-reflect ko yan sa kanilang pagkatao, makahabayan. So yan po ang karakter
dito ni Digong Nyo, makaabayan. So tama lang pong ang ginawa dito ni ano ni ang kasi ang pangalan po ng vlogger niya, makaabayan, siya po si Amigo sa Davao yata yon, Amigo ng Davao yata. Siya po isang DDS po na supporter, makaabayan. Isa rin pong vlogger. So ngayon, suporta siya ngayon kay PBM kasi nagustuhan niya ang ano ang ipinakita dito na asal po ni PBM, makaabayan, bilang isang leader. So ipapakita ko rin po sa inyo, 'di ba kahapon nagyabang po itong si Digong, makaabayan, na sabi niya, ito dang, di ba, minura pa nga niya si PBM, sabi niya, college degree, second year college degree lang daw itong si PBM, makaabayan. Kasi nagyabang siya na siya daw ay isang attorney. Pero hindi niya sinabi. Pero sinabi ko yung kahapon, makaabayan. Kasi alam po natin, si Digong, isa po siyang attorney. Pero, nalaman natin dito na yung pong degree ni PBM dun po sa Oxford, makaabayan, hindi yun basta-basta. So, for more details, let's watch this. Kung tinawagan mo sana ako, di hindi ka makatanggap nito. Ikaw, putang ina ka, hindi ka nakatapos hanggang second year college pa lang. Took me 7 years sa high school. Oh, palakbay-lakbay. Sabi ng nanay ko, Rodrigo, I'm teacher yun eh. Wala ka naman, wala ka nag-ipag-asa mag... Sabi ko siya, 75, 72. Tumatama na yan. Basta makaakyat lang, parang hagdanan niya eh. Kung hindi ka makailangan na mag-95 malayo, mahulog ka ba dyan? Ang Universidad ng Oxford ay walang duda na isa sa mga pinaka-prestigyoso at respetadong universidad sa buong mundo. Tanging ang mga may pambihirang katalinuhan lamang ang itinuturing na may kakayahang makapasa at makapasok sa nasabing kilalang universidad. Ayon sa pagsisiyasat ng SMNI team dito sa UK, unang nakapag-enroll si Bongbong Marcos sa Universidad ng Oxford dito sa United Kingdom ng kursong PPE o Politics, Philosophy and Economics sa taong 1975. Ngunit nag-iba si presidential aspirant Bongbong Marcos ng kurso ayon sa kanyang pahayag sa isang interview dahil na rin sa payo sa kanya. Sa halip, kumuha siya ng kursong Social Studies o mas kilala na ngayon bilang Social Sciences, kung saan nakapaloob sa kursong ito ang pag-aaral sa lipunan, politika, maging ang ekonomiya, relasyon sa kalakalan ng mga tao at iba pang napapaloob sa paksang panlipunan. Sa United Kingdom, bago ka makapasok sa kahit saang universidad, kailangan mong mapatunayan na may angking kakayahan ka sa pamamagitan ng pagpasa mo sa tinatawag na A-levels. Ang edukasyon dito sa United Kingdom ay may 6 na taon sa primary school, 5 taon naman sa sekundarya o high school, at kailangan mong makapasa sa tinatawag na GCSE exams or General Certificate of Secondary Education pagdating sa year 11 o final year. Hindi bababa sa 10 pagsusulit ang pagdadaanan ng isang estudyante upang makapag-apply sa tinatawag na sixth form. Ito ay eksklusibo para sa 16 to 19 years old o kolehiyo naman para sa may mga kahalong estudyante na lampas 18 years old na gustong magpatuloy sa universidad. Ang sixth form o kolehiyo ay 2 taon na preparasyon para sa pag-aaral ng isang estudyante na naghahangad makapasok sa isang universidad. Si Bongbong Marcos ay nagtapos ng kanyang sekundarya at tinatawag na sixth form dito sa United Kingdom sa World School. Isa itong prominenteng paaralan kung saan karamihan ng nagtatapos dito ay nagpapatuloy ng pag-aaral sa Oxford or Cambridge para sa university stage nito. Kaya hindi na nakapagtataka na dito nga sa Oxford pinagpatuloy ni Bongbong Marcos ang pag-aaral niya ng universidad dahil na rin sa kalidad ng edukasyon rito. Sa usapin kung bachelor's degree ba ang natapos ni Bongbong Marcos o hindi, napapaloob sa sertifikasyon na inissue ng universidad na nag-umbisa siya sa kanyang kurso noong Oktobre 1 sa taong 1975 at natapos naman siya noong Hulyo 1, 1978 sa kursong Social Studies at pinagkalooban siya ng Special Diploma. Ayon sa pagsusuri, ang ibig sabihin ng bachelor's degree dito sa UK ay nakapag-aral ng 3 taon at natapos ng estudyante ang kurso at napasa nito ang mga paksang tinuturo dito. Ang award naman ay depende sa nakuhang grado ng isang estudyante. Sa kasalukuyan, ang isang estudyante sa isang universidad dito sa UK ay pagkakalooban ng grado na hindi nakapasa, nakapasa, 3rd, 2-2, 2-1 at first bilang pinakamataas na grado. Sa sertifikasyon ni BBM, nabigyan siya ng pass na ibig sabihin ay nakapasa si Bongbong Marcos sa kanyang bachelor's degree na Social Studies. Maaaring may kahalagahan ang antas ng edukasyon na natapos ng isang taong naghahangad na tumakbo para sa isang serbisyong pampubliko. Ito ay upang magkaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa kung paano patakbuhin ang isang bansa. Gayunpaman, dapat nating tandaan na isa lamang itong aspeto na dapat isaalam
alang-alang sa pagpili ng pinakamahusay na kakandidato para sa darating na halalan sa pagkapangulo ng Pilipinas sa susunod na taon. Nagbabalita mula dito sa Oxford. Oh, di ba? Tas nilalait lang po ni Digong Makaabayan. Sabi niya na second year college level lang itong si PBM. Hindi po basta-basta ang diploma po ni PBM doon sa Oxford Makaabayan. Diba? Kasi nga, itong si Digong, napakahambog Makaabayan. Parang mapagmataas talaga. Kasi nga, sa tingin niya, kapag ikaw yung mababang level ka lang, nilalait ka lang niya Makaabayan, hambog nga hambog. Ano ba yung hambog Makaabayan sa Tagalog? nakalimutan ka lang eh. Basta hambog siya Makaabayan, mapagmataas talaga eh. So, anyways Makaabayan, dahil po na-umpisa na po natin si PBM, well, diretso tayo. Kasi nga, tinanong rin po ng mga reporters, Tungkol doon sa kay BP Sara Makaabayan, ang pananihibig po ni BP Sara, ano ba ang masasabi nito ni PBM? So for more details, let's watch this. Ipinagtanggol naman ni President Marcos si Vice President at Education Secretary Sara Duterte kaugnay ng umano'y pananahimik nito sa isyu ng South China Sea. Ayon kay Pangulong Marcos, bahagi ng gobyerno si BP Sara pero wala sa gampanin o posisyon nito bilang kalihim ng DepEd ang pag-usapan ng tungkol sa China. That's not the role of a vice president or a secretary of education to talk about China. So I think we are all in line because I'm very sure that if Inday Sara had some very serious misgivings about what we are doing in terms of foreign policy, she will bring them to me. And ang pag pinag-uusapan nga namin, sinasabi niya, basta ako, trabaho lang ako ng trabaho. Sabi ko, well, that's a good policy. So I don't think that it's something that we need to be concerned with. Isinantabi rin ng Pangulo ang espekulasyon na ang trilateral agreement ng Pilipinas sa Amerika at Japan ay makaapekto umano sa impluensya ng ekonomiya ng China sa bansa. This is separate from any proposed or potential Chinese investments in the Philippines. How do I see how it will affect? I don't see that it will affect one way or the other. Okay, so doon po sa statement po ni PBM na mukhang itong dinipinsahan niya Makaabayan, ito pong si BP Sara, tungkol po dito sa issue po ng West Philippine Sea. Kasi nga talagang nabakbakan dito si BP Sara Makaabayan. Kitang-kita ho natin. Pero siyempre, ito kasing si BP Sara ayaw rin kasing magsalita. Nagsalita na halos lahat ng tao Makaabayan, pati nga yung mga bata, nagsalita na nga, kayang-kaya nila ikundi na po yung ginagawang kabulastagan ng China dyan po sa West Philippine Sea Makaabayan. Pero ito pong si Pepe Sara, hindi niya kaya Makaabayan. Pero kita natin na si PBM, dinipinsahan niya si Pepe Sara. Kasi nga yung Makaabayan, ito kasi minsan yung ano yung problema natin kay PBM, no? Napakabait talaga eh. Napakabait po talaga ng ating Pangulo. Kahit anong ginagawa dito na mga pang-alipos na po na mga anti-Marcos doon sa kanya Makaabayan, kahit na yung mga banat nila, mga personal na grabe, di ba? Grabe na mga personal, wala lang po kay PBM. Napakabait pa lang po ni PBM. Pero alam na alam ko, sa isip po ni PBM, alam na alam niya kung bakit niya sinabi niya Makaabayan. Pero para sa amin, hindi po yan. Kasi nga, sabi po ng isang vlogger Makaabayan, ipinahiya da kami ni PBM. Sinupalpal da kami ni PBM. Pinapatahimik da kami ni PBM Makaabayan. I don't think so. Well, unahin mo natin po ang sinabi po ni PBM. Para clear Makaabayan, sabi niya, that's not the role of the Vice President or the Secretary of Education to talk about China. Totoo naman talaga. DepEd Secretary po si BP Sara Makaabayan. Sabi niya, so I think we are all in line because I'm very sure that if Inday Sara had some very serious misgivings about what we are doing in terms of foreign policies, she would bring that to me. Take note, she would bring that to me. Kung meron siyang ano Makaabayan, sabi niya, in terms of foreign policies, kung meron pong serious misgivings, si BP Sara Makaabayan, dadalhin daw yan doon po kay PBM. Pero si BP Sara, ayaw niyang makipag-usap po kay PBM tungkol po sa West Philippine Sea kasi nga alam mo natin at alam rin po ni PBM na siya po'y maka-China Makaabayan. Alam na alam ho natin yan. At hindi po talaga kaya na magsabi po kung anumang mga statement magiging against doon sa China Makaabayan. Hindi niya kaya. Bakit? Kasi isa rin po, alam na alam ho yan ni PBM, na isa rin po si BP Sara nakabenefisyo doon sa isang secret deal ni Digong at saka ng China Makaabayan. Magkano nga ang deal na yon?
Isa po doon sa nakabenepisyo itong si Pipisar, mga kabayan. Kaya alam na po ni BBM at hindi lang po niya dito iporsyo na magsalita po si Pipisar tungkol po sa tungkol po dito sa China, kasi it does not make sense, mga kabayan. Wala pa rin 'yan. Ito lang walang patutunguhan pa rin 'yan, kasi alam po ni BBM na siya po ay taga China. Okay? So meron pong nagsalita, mga kabayan. Si Badong, away, sinupalpal daw kami. Sabi niya, makaabayan, ipaparinig ko lang po sa inyo. Supalpal po kay Pangulong Marcos mismo. Nasupalpal po. Si Digong Banabaliw. Baka mali pang intindi mo. Nasupalpal po yung mga tambaluslos vloggers at mga fans club ni Pangulong Marcos na mga vloggers. Dahil po sa kakakantyaw sa pagiging sa no comment ni Sara Duterte, no? Mismong si Pangulong Marcos po ang nagpaliwanag na karapat dapat lang tumahimik, no? Ayan ha, malinaw ha. Pinaliliwanag ng Pangulo ninyo na yung dating Vice President kaya nagsasalita ay hindi siya parte ng administrasyon. Ha? Nililinaw ko na sa inyo. Samantalang ito si Vice President Sara Duterte, hindi niya kinakailangang magsalita. Hindi niya trabaho yan. Kaya po tahimik ang Vice President. O paano? Magsusorry ba kayo sa Vice President? Inulit pa uli, that's not the role of the Vice President or the Secretary of Education to talk about China. Hindi yan trabaho ng Vice President na makipag-usap sa China o ng Secretary of Education. Paano yan, mahal na Pangulo? Ang una po naguguluhan ay ang inyong mga vlogger. Ibig sabihin, kaya po hindi kayo maipagtanggol ng inyong mga vlogger. It's either hindi po sila naniniwala sa inyo or hindi po sila makaintindi. Kasi dahil sumubra ka, Badong. Sabi niya, makabayan, kaya daw hindi kayang maipagtanggol daw si PBM na mga pro-admin or ni Sir Ivan, hindi ba kayang pagtanggol, makabayan? Sumubra yata. Sabi niya, makabayan, na hindi daw trabaho ni Pipi Sara na magsalita doon po sa taga-China, makabayan. Yes, totoo yan. Hindi po trabaho po ni Pipi Sara na magsalita directly doon sa taga-China. Gunggong to, hindi to nakaintindi, makabayan. Alam mo ba, Badong, na mandato rin po ng isang vice president at trabaho niya na maging isang committee para po sa isang international or national security committee, makabayan. Mandato yan sa kanya. So meron po siya ditong right at meron siya ditong dapat at pwede siya magsalita dito na magbigay po ng advice dun po sa kabinete, mga kabayan. But not directly dun po sa taga-China, mga kabayan. Guess mo ba siya, Ivan? Yan po ang mandato ng isang vice president. I-resist nyo pa yan, Badong. Badong, mag-resist ka po para alam mo. Mandato po ng isang vice president na maging isang National Security Committee sa kabinete, mga kabayan. Pero hindi siya pwede magsalita directly doon sa China. Ang hinihingi namin, Badong, magsalita siya within the statement, kasi nga di ba palagi siyang nagsasalita, mga kabayan, in any issues nandun siya. Ang issue po doon kay Amores, isang basketball player, nagsasalita kaagad. Ang issue po doon kay Kiboloy, nagsalita kaagad, mga kabayan. Ang issue po sa ICC, nagsalita kaagad siya, mga kabayan. Pero ang issue po sa China, sa West Philippine Sea, hindi niya kaya na magsalita, mga kabayan. Di ba? Diyan kami magdududa. Talagang maisip namin po kami mga mamayang Pilipino, ang mga pro-Marcos, ang mga sumusuporta dito sa ating Pangulo, lahat po ng mga kulay na sumusuporta dito sa ating Pangulo, nag-isip dito na ito pong si Pepe Sara nakabenepisyo po dito sa secret agreement ni Digong at saka ng China, mga kabayan, na magkano na deal. Yan po ang iniisip ngayon ng taong bayan. Napakasimple naman yan. Hindi naman directly nakakausapin niya yung China, mga kabayan, kundi maglabas siya ng statement. Yan po ang hinihingi ng taong bayan. Hindi yata naintindihan po ni Badong, mga kabayan. Hindi yata nag-research. So dahil
Nagsalita po itong si Badong Makahabayan. Well, babasahan ko muna ito pong isang comment ng ating viewer dito na Maka Badong Makahabayan. Ang sabi niya, Ivan, di ba sabi ko sa iyo na manood at makinig ka kay Badong para ma-educate ka ng hosto. Alam mo ang kahinaan mo. Hindi sapat na kasama ka sa mga attack dog daw. Dumating na ba ang salary mo? Every month, yes. Pero hindi po galing sa kay PBM, hindi po galing po kay Felisa, at hindi po galing sa mga sinumang mga politiko. Galing po sa YouTube, sir. Okay, so patuloy tayo. Sabi niya, pag hindi dumating, kalas ka na. Sayang ka, Ivan. Wala po akong hinihintay po na bayad galing po sa isang politiko, kundi galing na po sa YouTube. At sino pong nababayad sa akin? Ang aking pong mga viewers, Makahabayan. Hindi po galing kay PBM. Okay, so ipapakita ko sa kanya kung bakit hindi ako nanonood dito or hindi na ako nanonood po kay Badong unless meron pong mag-forward sa atin po na isang viewer na vlog po ni Badong Makahabayan. Kasi yung ipinakita ko sa inyo, forward kasi yun ng ating isa po dito sa ating viewers, kaya nireakan natin Makahabayan kasi nga mapanira talaga eh. At siya parang walang alam Makahabayan. Basta makapag-ngangaw lang itong si Badong Makahabayan at alam mo natin nahirapan na sila ipatanggol po itong si Digong. Nahirapan na sila Makahabayan kasi nga checkmate itong si Digong. Okay, so ipapakita ko sa kanya para po matauhan yung nag-message sa atin, yung nag-comment sa atin na ganito po kagunggong itong si Badong at ganito po ka-fake news peddlers itong si Badong Makahabayan. Ano yan, Sir Ivan? Di ba naalala niyo po yung issue po doon na napag-usapan natin kahapon na meron pong post ito pong si KLC, si Crescent Laurita Chu Makahabayan, na sabi niya yung dang pagpunta daw ni PBM doon po sa trilateral summit meeting po sa Amerika at saka ng Japan, Makahabayan, 'di ba sabi po ni KLC meron dang favoritism kasi daw si Japanese Prime Minister Kishida meron siyang 19 gun salute, Makahabayan, or military honor ceremony. Si PBM daw wala daw, Makahabayan, or kahit state dinner wala daw. Hindi kasi nila naintindihan. But before that, ipaparindig ko muna sa inyo para meron tayong ebidensya na itong si Badong Makahabayan, isa rin po siya sa sumakay doon sa sinabi po ni KLC at mukhang hindi po marunong mag-research itong si Badong Makahabayan. So for more details, let's hear this. Tapos, ang masakit pa po nito, yung Japanese Prime Minister po, may state dinner. I-search nyo lang po sa YouTube. Talagang grabe po yung my state dinner eh. Yung pagtanggap po sa kanila, lahat po ng who's who in politics naroon. Tapos attended na mga superstar, mga nag-concert sila, Paul Simon. Nako, gustong-gusto pa naman sana ni Pangulong Marcos yan. Mga Simon and Garfunkel, di ba si Paul Simon ng Simon and Garfunkel. Naawa ko kasi kahit papano, nire-represent niya yung nire-represent niya yung Pilipinas eh. Ganun yung treatment sa atin. Inimbita tayo doon ng sabay. No? Tatlong bansa yung mag-uusap. Pero iba yung salubong, full military honor. No? Alam niyo yung full military honor, yung may nakahilera dyan. Ano? Ako nga, bago ko nilabas to, nag-search talaga ako na eh. Baka kako peke na naman na mayroon namang full military honor kay Pangulong Marcos. Hindi lang pinakita para pasamain na naman. Wala po talaga eh. Kasi RBTV, yung Malacanang TV na, hindi, walang maipakita na full military honor katulad nun sa Japan. No, yung pagbaba mo sa aeroplano, yung may mga nakahilera na, may mga military na. Parang baliwala yun, pero ang laking bagay po nun. At saka, sabay pong naganap, di ba? Sabay, kumbaga, hindi po magkaibang event eh. Di ba? Ito yung event natin tatlo, mag-uusap-usap tayo. So, yun po yung projection nila na magkakaroon po ng pag-uusap. Tapos, kinararangal nila yun. Ako po, sa totoo lang, kitang-kita. Tapos yung makikita mo, yung pagtanggap nila sa Japan na nung last World War, kalaban nila. Tapos tayo yung kakampi. Kami yung kumampi sa inyo nung World War II. Ito yung kalaban natin, Japan. Pero grabe, no?
kung may red carpet din naman si Pangulong Duterte, pero iba po yung full military honor. Natatanggapin ka with full military honor. No? Tapos meron ka pang state dinner. Si Pangulong Marcos po walang state dinner. Ganyan po utuin ang kanya mga viewers makahabayan. Diba? Kung ano, alam nyo, kaya nga hindi na ako nanonood dito kay Badong. Kasi nga kapag manonood ako lagi kay Badong, magiging tanga si Sir Ivan. Magiging fake news peddler si Sir Ivan. Bakit? Eh simple, makabase ako doon sa kanyang sinabi mga kaabayan. Kung ano pong sasabihin doon ni Badong, yan po sasabihin ko dito. Kung fake news yun, magiging fake news po si Sir Ivan. Diba? Sabi niya, nag-research daw siya makaabayan. Tinignan niya daw doon po sa YouTube or sa amang platform. Hindi niya nakita po na nakaroon dito po ng 19-gun salute itong CPBM or yung military honor doon po sa Amerika makaabayan, sabi niya. Well, recently, wala talaga. Bakit? Hindi alam ni Badong, sabi niya, nag-research siya eh. Hindi alam ni Badong na ang pinunta doon ni PBM ay working visit makaabayan. Working visit. Take note. Si PM Kishida ng Japan makaabayan, state visit 'yon. Kung naalala niyo, last year, 'di ba pinakita ko kahapon yung video makaabayan, 'di ba nakaroon dito na nasa Pentagon, doon pa sa Pentagon, nakaroon dito na ng military honor si PBM kasi nga state visit 'yon. Sana maintindihan po ito ng mga haters natin, sana po maintindihan po ito ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na si Badong makaabayan. I-comment nyo nga ito kay Badong, napagungo talaga eh. Hindi naman yan bubo si Badong makaabayan. Alam ko na alam niya ang totoo. Pero ayaw niyang ibalita makaabayan kasi gusto niyang ipapahiya po si PBM doon po sa kanyang mga viewers. Correct me if I'm wrong. Diba? Magaling ho yan si Badong makaabayan. Pero pilit nilang pinagtatakpan ang totoong mga nangyayari. Kasi nga sila po ay anti-Marcos makaabayan. At ayaw rin pong malaman po na kailang mga viewers na yung totoong mga nangyayari makaabayan. Okay? So aside pa po sa akin makaabayan, para meron pa tayong ibang referensya, aside po kasi Ivan, ipapakita ko rin po sa inyo yung comment po na isang mga hindi naman sila pro BBM, pero sila po ay sumuporta po sa administration makaabayan. Sabi dito ni Sanak, sabi niya, Kishida is in the US for an official state visit while Marcos is there for the trilateral meeting. A 19-gun salute is only given to a head of state on an official state visit, Badong. Sabi dito ni Faith ko, hindi state visit yung kay PBM, bubong DDS. Buti nga, bubo ba? Sabi pa dito ni John Muel Romano, I think it is for the reason that the Japanese Prime Minister is on a state visit while our President is not. He is there on official business. That is to attend a trilateral meeting with the heads of the USA and Japan. Badong, naintindihan mo na ba? But before that, ipakita ko rin po yung video kahapon makaabayan. Baka siguro, meron tayong viewers dito na hindi nyo pa nakita nila yung video kahapon makaabayan. Yung tungkol po doon sa 19-gun salute ni PBM. For more details, let's watch this. Ladies and gentlemen, taking the reviewing stand is the reviewing official for today's ceremony, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines. Oh, di ba? Last year ho yan na state visit po ni PBM dun po sa Amerika makaabayan. Wala pa siyang military honors. And also, FYI, for your information, dun po sa mga haters na lagi po nagsasabi na sayang lang daw yung pera ng bayan sa kakapunta daw ni PBM dun po sa ibang lugar makaabayan. Hindi nila alam na kapag state visit makaabayan, kapag state visit ay libre ho yan lahat makaabayan. Ang ibig sabihin, yung lugar po na nag-imbita kay PBM, cover ho lahat ng fans ni PBM. Ang kanyang mga business trip makaabayan kapag state visit. So kapag working visit makaabayan, at syempre, normal talaga, ang gagasto dyan ang ati pong gobyerno. Okay, para alam ho natin yan. Yan po pagkaiba po ng state visit at saka ng working visit makaabayan. So anyways makaabayan, dito po sa ating viewer, na gusto niya akong papanoorin doon kay Badong para daw ma-educate ko makaabayan. Okay ba? Nakatawa naman sir. 'Di ba? Meron akong ebidensya sa inyo na sinungaling po 'yan si Badong. Kaya hindi pa ako nanonood na
kay Badong. Yan po ang rason, makabayan. Okay, babalikan natin itong si Pepe Sara. Bakit? Kasi nga, alam nyo ba na meron siyang video, makabayan, na bago. I'm not sure kung bago ba ito, pero ito po'y kumalat ngayon doon sa Twitter at nag-viral, makabayan. Meron naman po sa ditong isang statement doon po sa taga China, makabayan. Hindi namin naintindihan, pero parang tungkol yata sa West Philippine Sea. For more details, let's watch this. Oh, di ba ang galing magmandarin, makabayan? Di ba mandarin po sa ano? Mandarin po yan sa China. Ang galing eh. Baka siguro siya taga-China, makabayan. Nakatawa naman. Tas dito sa issue ng West Philippine Sea, hindi niya kaya magsalita po ng mandarin, makabayan. Kahit sabihin niya in mandarin, thank you, Mao Zedong ba? Thank you, Xi Jinping, for the benefits and the budgets you give to me. That's in mandarin, makabayan. Diba? Nakatawa talaga eh. So anyways, before tayo mag-forward, makabayan, ano yung shout-out natin? Nandyan po si Veronica Serrano. Hi to Jameson. Nandyan po si Regen, si Jeriel, and Jimboy of cute Cebu City from Rodolfo Renada Rabor of Tansa, Cavite. Hi to Len Gonzalez. Nandyan po si Maria Casina if Manimbao. Hi to John Kuan, Rallis Carlinga, May Dan. Nandyan po si Ninita Floro, Teresita Tamaliwan. Hi to Leonardo Steliero, LC Adaman, Asinio. Hi to Asinio Alberto. Nandyan po si Sagitarios, Sencha Sarabia, HMB TV. Hi to Dolores Condo, Joe Dalino, Angelita Hosanger. I-shoutout natin si Erickson Tesmo Vlog from Kuwait. Shoutout daw sa kanyang pamilya na nandyan sa Barangay Gingawan, Tanawan, Leyte. And hi sa lahat ng mga membro ng INC or Iglesia ni Cristo. Nandyan po si Jelen Quezon, Rini Vicente from Santa Maria, Bulacan, Ashen, Merjane Tan. Shoutout daw kay Jomari Dondon ng Alsadhan Nasim and Spar. Siyempre, kasama ko si Roy Miranda. Nandiyan rin po si Aurora Rada, Simply Tokes Vlog, Margarita Alunar, Evelyn Garcia. Hi to Musico Bay, Tricia Ovilla, Berry Hot River, Susan Sikuan, Romana Manuel, Johnny Basi, Luis Tarusa, and hi to Nonoy Florin Hills. Okay, so ipapakita ko sa inyo, makabayan. Ito na po ating ebidensya na kung saan na sabi po na Epifanio Labrador, makabayan, sabi niya na binayaran daw ng mga Duterte ng 1 million pesos ito pong si Maharlika, makabayan. Sabi niya, per video, million, makabayan. So kung totoo yan, no, 1 million per video, diba talaga itong si Hitad. So for more details, let's watch this. Ginamit na po ni Amy Marcos si Maharlika. Ngayon, sa bawat batiko, sa bawat paninira, sa bawat vlog ni Maharlika, ang nagbibigay na ho sa kanya ng impormasyon, lalong-lalo na kung ang usapin ay patungkol ho sa Malacanang, sa ating First Lady Lisa Araneta Marcos at maging kay Sir Romualdez. Si Maharlika na po ang ginamit ni Amy Marcos, na half-sister ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayon, nung nakita po ni Duterte na mukhang maraming kumakagat kay Maharlika dahil nga sa yung kanyang mga sinasabi ay talagang masasabi nila para sa kanila, ha, na okay to. Magandang gamitin to, magandang ano to, kasi talagang sa tingin nila, masisira nila ang ating Pangulo. Dahil nga sa mga nilalabas ni Maharlika na kahit nga naman wala siya dito sa ating bansa, nakakapagsalita siya ng ganun dahil nga sa ang nagbibigay sa kanya ng impormasyon, yung sinasabi niyang puting ahas na natuklasan natin kalaunan na si Amy Marcos na ang original na apelyido naman ay Lacson. Dahil hindi nga siya totoong Marcos. Ngayon, nung nakita na kapakipakinabang si Maharlika sa kanyang ginagawang paninira sa ating mahal na Pangulo, maging sa ating First Lady Araneta Marcos, sumakay na ho dito yung mga Duterte. At
Dati, kung si Amy Marcos lang ang gumagamit kay Maharlika para masira yung kanyang kapatid, maging yung asawa ng kanyang kapatid na ating ginagalang na First Lady Lisa Araneta Marcos, ginagamit na rin ho ngayon ng mga Duterte itong si Maharlika. At ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Na kung saan, yung sinasabi ni Maharlika na ebidensya na mula daw sa PDEA na ipinasa sa kanya ni Rodrigo Roa Duterte, ito po'y ating pag-uusapan ngayon para po mapatunayan natin na 100% ho na ang sinasabi ni Maharlika ay pawang paninira lamang sa ating mahal na Pangulo. Ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, ito po. Panoorin ho natin, pakinggang mabuti, yung sinasabi ho dito ni Maharlika. So ngayon, mga kababayan, okay? Ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte na nakita niyang papel. I think isa ito. Isa ito sa mga papel na mayor pa lang siya kasi 2012 ito. At finorward sa kanya noong siya ay presidente niya. Ayun, mga minamahal ko, mga kababayan. Narinig niyo ba yung sinabi niyang presidente niya? Presidente niya. Alam nyo, sa entrada pa lang na sinasabi ho ni Maharlika, nagkakabulol-bulol na ho siya. Yung papel daw na hawak niya, mga minamahal kong mga kababayan, ay isa daw sa mga papel na pinasa sa kanya. Yan ay papel na kung saan ang petsa daw niya, ang taon na nakalagay dyan ay 2012 pa, na kung saan mayor pa nga itong si Digongyo. Nung sinabi ni Rodrigo Roa Duterte na may bangag na presidente o may adik tayong presidente doon sa Davao City, sinabi niya yun. Bakit hindi niya pinakita yan? Bakit hindi niya hawak yan? At pinlas doon sa screen? Bakit hindi mismo kay Rodrigo Roa Duterte nang galing at nagsimula yung papel na yan? Bakit kailangan na kay Maharlika ibigay? Hindi nyo ba naisip yun? Bakit kailangan kay Maharlika ibigay? Doon sa malayo. Doon sa malayo. Ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, buti pa si Maharlika, hawak niya yung ebidensya. Pero, yung nagbigay sa kanya niyan, hindi niya hawak. At wala siyang naipakita doon sa prayer rally doon sa Davao. Doon pa lang magtaka na kayo, mga minamahal kong mga kababayan. Diretso ho natin. At kaya inilagay si Marcos Jr. na nag-ooperate o nagbabangag-bangag sa pulburon. Naintindihan nyo? Kung naintindihan nyo ko, hindi ho. Alam nyo, pag nagsasalita si Maharlika, kitang-kita mo, nagsasabu muna. Masyado siyang luto, masyado siyang luto sa shabu. Kaya daw nilagay si Pangulong Bongbong Marcos na talagang nagpupulburon daw. Puro siya yung sinasabi niya dito, mga minamahal kong mga kababayan, nakita mo iba yung mga chismosa doon sa palengke? Ganun na ganun ho magsalita si Maharlika. Kaya nga, maging sa kanyang trabaho, no? Kung siya'y nagtatrabaho pa bilang nurse, ang dami pong kagalit nito. Wala hong kasundo to dahil tingnan mo naman yung bunganga. Kasyang-kasya po dito, tatlong hotdog. Tingnan mo yung panga. Ang titigas na ho ng panga niyan sa kasinungalingan. Ayon ho kay Maharlika, yan daw ay confidential report from PDEA. Anong nangyari at nangga at napunta sa'yo? PDEA ka ba? Lespo ka ba? NBI ka ba? O sundalo ka bang pokpok ka? Ba't nakarating sa'yo yan? Sabi mo confidential. Hindi ka naman involved sa kahit anong mga ahensya sa Pilipinas dito sa bansa namin. Nandiyan ka sa Amerikang hayop ka. Ba't nakarating sa'yo yan?
Sino ang nagbigay sa iyo niyan? Sino ang nagpadala sa iyo niyan? Teka. Kahit hindi mo na pala sabihin dahil alam na nga pala ng mga kababayan ko dito kung sino yung source mo. Yan na naman ba yung pinadala ng mga Duterte sa'yo? Yan na naman ba yung pinadala sa'yo para gawin mong paninira sa aming Pangulo? Weh! Sa bibig mo palang, Maharlika, huli ka na. Sabi mo, confidential report! Bakit? Happy ka ba ng PDEA? Ha? Happy ka ba ng PDEA? Oh. Mukhang gutom na ako ah. Oh, 'di ba mga minamahal ko mga kababayan, sa entrada pa lang ng pananalita ni Maharlika. Makikita na ho natin na ang kanyang mga sinasabi ay bunga na lamang dahil bayad siya. Ha? Yun ay dahil sa bayad siya ng mga Duterte at ni Aimee Marcos. Alam nyo, dito mahuhuli nyo eh. Kasi kung titignan nyo yung angulo ha, sabi ni Duterte galit siya sa mga adik. Palagay na lang natin totoo. Porkit mamayaman si Pangulong Bongbong Marcos, kilala? Ba't hindi niya pinapatay? Kung totoo yun. Ha? Ibig sabihin, may kinikilingan siya. Ang gusto lang niya patayin yung mga walang tsanelas. Yung mga mahihirap. Ganun ba yon? Alam nyo, sa tuwing nagsasalita si Maharlika, laging kayang-kaya ho natin bigyan ng butas eh. At kayang-kaya natin ipaliwanag na ang kanyang sinasabi ay puro kasinungalingan. Yung sinasabi, tingnan nyo ha, naghugas kamay agad siya. Sabi niya, nagsabi naman nito ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. O, tingnan nyo ha, naghugas kamay agad. Tingnan nyo kung paano siya tumira. Ibig sabihin, ang kanyang sinasabi ay batay sa inuutos sa kanya. Hindi to sarili niyang ipag-iimbestiga. Wala siyang alam. Kumbaga, ang lahat ng kanyang sinasabi gamit yung kanyang vlog ay galing sa mga nag-uutos sa kanya na kung saan kalabang mortal ng ating mahal na Pangulo. Wala naman siya sa Pilipinas eh. Wala siyang alam, walang alam si Maharlika sa tunay na nangyayari dito sa ating bansa. Kundi yung kanyang mga sinasabi ay batay sa gustong ipasabi sa kanya, ha? Ng kanyang mga amo na nagbabayad sa kanya. Ngayon, yung sinasabi niya, ito pa'y tungkol doon sa sinabi ho ni Rodrigo Roa Duterte doon sa Davao City. Ha? Diba? Kaya Maharlika, isa kang tanga. Huwag kang maggaling-galingan. Dahil kitang-kita sa'yo, ha? Na mas magaling pa sa'yo yung tindera doon sa palengke. Isa kang tanga. Alam niyo ba kung anong nabalitaan ko mga minamahal ko mga kababayan? Ito pala si Maharlika. Bayad pala to ng 1,000,000. Kapag ang isang pasabog niya ay medyo sensitibo, bayad dyan ng 1,000,000. Sa halagang 1,000,000, sinisira po ni Maharlika ang buhay po pangalan ng ating mahal na Pangulo. Ha? Mga minamahal ko mga kababayan, ganun ho kasugapa sa pera si Maharlika. Sa halagang 1,000,000. Sa kanyang paninira, sa kanyang paggawa-gawa ng istorya, dyan po siya yayaman. Pero tulad nga ho ng sinasabi ko, mawawala na lamang po ng 1 idlap yung kanyang mga pinaghirapan. Dahil alam naman nating lahat na yung pinaghirapan niyang yan ay galing sa kasamaan. Na kung saan kinasusuklaman ng ating Panginoong Diyos. Mga minamahal ko mga kababayan. Oh, 'di ba? Bayad si Maharlika mga kababayan. 'Di ba? 1,000,000 per video. Ang lakas ni Hitad. So anyways, any comment, suggestion or reaction po sa ating mga topics ngayong araw mga kababayan, please feel free to comment diyan sa ating comment section. At saka babasahin niyan mamaya ni Sir Ivan. So anyway, yan po ating nakabot ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion ito, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahabaging Panginoon, salamat po sa napakagandang araw na ito. Lumapit po ako sa iyo ng may pusong nagpapasalamat.
Salamat po sa lahat ng mga biyaya at magagandang bagay sa buhay ko. Ito po ay dahil sa iyong kabaitan at biyaya na aking napapagtagumpayan ang bawat araw. Ibinibigay ko po sa iyo ang lahat ng aking pag-ibig at pagsamba. Salamat po sa pagmamahal mo sa akin at pagpapatawad sa aking mga kasalanan. Salamat po sa pagiging aking tagapagtustos. Pinahahalagahan ko po ang lahat ng gawaing ginawa mo sa aking buhay. Salamat po sa pagiging gabay ko at pagtulong sa akin na gumawa ng tamang desisyon. Salamat po sa pagiging suporta mo sa aking buhay. Kahit na ako ay may mga paghihirap, naniniwala po ako na lagi mo akong sasamahan sa mga ito. Panginoon, salamat po sa lahat ng ginawa mo sa aking buhay. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, Amen. So maraming maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.